Iya benar Zarat mah. Tinitingnan ka ba ng mga tao pag nagdala ka dyan sa sentro? Tinitingnan ka? Parang normal na lang. Kasi since nung bata ka pa na, punta ka na dyan. Pero sa ibang lugar, na-experience mo na ba yung ano, yung pinag-tigihirling ka? Nahihiya ka minsan. Ayan, meron na palang nabili si Jana rin. Nabutan kong naayos niya itong kanyang mga sapatos. Yan na rosa na ah, sige na. Sa, nanay, saan galing po yung, ano, yung sapatos? Yung pinagtrabaho niya naman po. Kumbaga ito po, itong sapatos na pinaghirapan niya yan sa paggamas. Gawa sa rubber yung sapatos niya, ano. Sapatos niya, rubber yung parang hindi siya nababasa. Ilang set po nanay yung napagawa ninyo? Isa naman po. Isa pa lang pong set? Doon din po yung galing sa pinagtrabahoan niya. Yun po. Tabang po siya nandun eh. At niya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan, nais ko pong ibahagi sa inyo kung saan nag-aaral si January ng kanyang junior high school bilang grade 8. Yan. So sa ngayon po ay tuloy-tuloy po yung ating pagtulong kay January. Maging po yung mga sponsor niya. Tuloy-tuloy po yung pagtulong para po sa kanyang agarang operasyon ng kanyang muka. So sa ngayon po ay mag-undergo po siya ng CT scan at pagkatapos po nito ay dadalhin na po yung kanyang CT scan sa kanyang doktor sa Bicol Medical Center para po i-analyze yung kanyang bone structure sa kanyang muka at yung mga muscle tissue niya kung pwede bang kung kaya po ba ng Bicol Medical Center na operahan po siya sa muka. So sana po ay matulungan natin si January sa kanyang surgery. At nais ko pong pasalamatan yung mga sponsors ni January na walang sawang nagmamahal at nagbibigay ng blessing para kay January. Yan, good morning po mga kahabi. Nandito po ako ngayon sa classroom ni January. Dito po sa kanyang secondary school na pinag-aaralan. At kasama ko po si Ma'am Grace. Good morning po. Ito po pala yung classroom nyo. Yes sir, wala po yung ceiling sir. And kaya may init po ano? Yes po. Yan Ma'am Grace, kumusta naman po yung ano niya? Po yung pagkitungo ng mga classmate niya sa kanya since na meron siyang special na kalagayan sa muka. From the very start sir, nagsabi na po ako sa mga classmates niya na i-treat si January ng parang normal. Kaya po, hindi naman po sila nahirapan na mag-adjust. Kaya hanggang sa ngayon po ay maganda po ang pakikitungo nila kay January. Which is na si January din at in reverse po ay friendly. Kaya po hindi mahirap pakisamahan si January. Kasi mabait na tao si January. Palakaibigan po talaga siya. Sa kano po yan? Masipag? Ano man? Opo, opo. Kaya makikitaan mo siya ng makikita mo sa kanya ang enthusiasm na makatapos ng pag-aaral. Oo. Yes po. Tinanong ko din siya minsan, sabi ko kung nabubuli ba siya. Hindi naman daw. Hindi tanggap siya ng mga yes sir. Kamag-aral niya. Yes po. Kasi kailangan natin i-inculcate sa mga estudyante simula pa lang ng start ng klase na maging pantay-pantay lang. Okay. Wala yung bullying. Erase at tinawagan National High School ang bullying. Wala po ditong bullying. Dapat lagi lang nagmamahalan. Ito po mga kahabi yung classroom ni January. Medyo mainit lang po talaga dito. Yes po sir. Lang, yan, may hangin din naman. Pero pag talagang yung sobrang init po ma'am direkta. Especially sir, noon time. Napaka-init po dito. Talagang hindi naman po kaya ng gobyerno po ano? Yes po. Kulang po ang budget ng government. Hindi po lahat nabibigyan ng budget, especially sa repair ng classroom. Ay, ano po, na-damage ng bagyo? Damage po siya ng bagyo. Kaya pala nawala yung kisame niya. Yes po. Okay. Pero yung building po, from DepEd? From DepEd po sila. Yung mga magulang naman po ay willing naman pong nag-donate sa amin ng electric fund. Through donation of parents. Yes, through donation po ng parents.
sa mga supportive naman po kasi ang mga parents dito sa amin sa Tinawaga National High School. And at the same time, kung may mga mabubuti pong puso na pwedeng mag-donate sa amin ng pagpagawa ng kisame para naman po maging masasabi mo na ang aming classroom ay conducive for learning, ay i-accept po na, ng school po iyan. Maging electric pan malaman, kahit electric pan po. Yes po. Napansin ko ang walang ilaw po. Wala pong ilaw, kaya po hindi ko masasabi na conducive siya for learning. Opo. Pero at least po ginagawa na naman po ng paraan ni Principal. Nandinig ko sa yes, kanya. Yes po. Ginagawa niya na parang kaya lang talagang yung budget po ay matagal po talaga siya. Po sa DepEd. Yes po. So yan po mga kahabi, ang classroom ni January. Meron ka mo? May summative. Saga po ang exam. So yan, good morning mga kahabi. Binisita ko po yung paaralan ni January. Nandito po ako ngayon sa kanyang pinag-aaralang secondary high school, sir. Sa Tinawaga National High School. Salamat ako kay Sir Fidel, sa principal at sa advisor na si Ma'am Grace ni January sa pagpaunlak po sa akin sa pagbisita dito kay January. Recess pa lang. So yan, recess po ngayon. Duman lang po ako dito para kumustahin si January. Yan. Good morning po sa inyo mga kahabi. O, kumusta? Kumusta ang pag-eskwela? Okay lang po, sir. Okay, man. Iyo po. May balong ka mo? Iko po. Nagbaon kayo ng ano, kanin? Iyo po, sir. Baon na lunch? Di iyo po. Kayo nag, ano, nag... Iyo po. Tapos, anong oras kayo nag-ano, napasok? At siyang po, sir. Dahil ang oras kayo maglalaw sa eskwilaan? Alas 7. Alas 7 ng umaga? Iyo po. Tapos, ang uwian niyo, anong oras? Alas 3. Ang hapon? Malinig pa kayo. Ah, mayroon pa kayong classroom, ano? Nag-sweeper pa kayo? Iyo po. Naglinis ka dyan na rin? Naglinis yung classroom? Iyo po. Bakit hindi ka tumutulong? Iyo po. Ha? Tumutulong ka? Okay. So, kumusta hindi ka man dito binubuli? Man, mabait yung klase mo. Ayos. So, yan po mga kahabi. Salamat po sa sponsor ni January. Dahil po sa kanya ay natutulungan po natin si January. Thank you.